Masarap humigop ng sabaw na may tanglad kapag ganitong masama ang pakiramdam. O ano mga Maricoy, may sipon na ba ang lahat? Abay, wag na kayong gumaya. Dahil nga siguro sa panahon at magsa-summer na, aba, nauuso na ang trangkaso. At ito nga, gagawa tayo ng sabaw na may tanglad. Ilagang baboy nga ito mga Maricoy with repolyo. At alam nyo ba, maasim din ito. Hindi sampalok o libas ang pangpaasim. Kung hindi suka, aslum! Asya, Maricoy, magsimula na tayo at makahigop na. Kailangan natin dito ng medium to large na onion, lemongrass o tanglad, laurel o bay leaves, mga 2 to 3 pieces, buong paminta o black pepper, at syempre isa rin sa mga bida ang magandang si repolyo. Syempre ang sariwang baboy. Sana all sariwa, hindi baboy in size, char. At ang ating panimplang patis? Oo, Maricoy, mas masarap ipanimpla ang patis, lalo na kapag karne. At ang ating pampaasim na si suka. At syempre, habang ginagayat natin ang ating mga ingredients, kailangan may pag-usapan naman tayo. At nang tayo ay may pare-parehong matutunan. Pasensya na kayo, ibang kamay pala yan. Ang boss namin yan eh. Siya muna ngayon. Mahina pang aking sexing katawan, char. Unahin na nga natin itong si tanglad. Alam nyo ba na mabisang panlaban sa sipon at trangkaso ang tanglad? Ayon sa mga eksperto, dahil sa antibacterial at antifungal property na tinataglay nito, talaga namang mainam panglaban sa trangkaso at pinapagaan nga nito ang ating pakiramdam. Dahil sa taglay nitong anti-inflammatory, makakatulong ito tuwing sumasakit ang ating ngipin. Kapag tayo ay nagtatae, pananakit ng ulo, hirap sa pag-ihi kasi nga malakas ang kanyang panglaban sa impeksyon. Gawa rin itong tea or cha na mainam kapag sinisikmura o maging sakabag, alta presyon, at ito pa, natural deworming na rin ito para sa mga bagets. At ito ang pinaka-importante sa lahat, napakabisa nito para labanan ang ating kolesterol or yung bad kolesterol ng katawan. Kaya good for the heart na rin si tanglad. Alam nyo rin ba na ang dahon nito ay may natural oil o langis? Kaya nga madalas itong gawing ointment na mayaman sa antidepressant na talaga namang nagbibigay ginhawa sa masasakit ang likod at masasakit ang rayuma. Kaduso! Ayan, Maricoy, pinagsama-sama lang dyan ni Boss ang baboy tanglad, sibuyas, laurel, at pamintang buo. At tubig na lampas lang sa karne ang dami. Tatakpan at palalambutin na natin ang karne. At magpatuloy naman tayo kay cabbage o kay repolyo. Alam mo bang may apat na kulay itong si repolyo? Mayroon ngang repolyong puti, pula, berde, at purple. Tumutulong ito sa pag-prevent ng cancer, sa pag-delay ng pag-rot ng mga ito. Good for our digestion, health to lessen cholesterol, helps in weight loss, rich in vitamin A, B, and C. At alam nyo rin ba na ang katas ng repolyo ay mainam raw ito sa malalalang ubo, pinapahid sa kulugo, ginagamot sa hika, at ulcer. At ang mga ginayat na dahon nito ay itinatapal sa pamamaga tuwing may rayuma at maging sa mga paltos. Ayan, Maricoy, madami palang benefits. Itong si tanglad at si repolyo, paalala lang po, iba-iba pa rin ang katawan ng tao. Ang mga benepisyong galing sa pagkain ay tulong lang. Kung tayo ay may issue sa ating kalusugan, mainam na kausapin ang ating mga physician. At ayan, Maricoy, sa awa ng Diyos, medyo malambot-lambot na. Kaya nagdagdag na si Boss ng sapat na tubig. Kung napansin nyo, may tinidor. Ako ang may kasalanan yan. Narinig ko kasi dati na nilalagyan daw ng tinidor para mabilis nga ang lumambot. Totoo kaya yun? Comment naman kayo dyan, char. Ayan nga, nagdagdag ako ng durog na paminta para may konting anghang. At kapag nakuha mo na nga ang gustong lambot, idagdag lang itong mga sariwang repolyo. Palambutin lang ng konti, pwede na nating timplahan. Gamit nga ang pati sa pampaalat at konting pulang panda. At kapag medyo half-cook na nga itong gulay, dadako na tayo sa highlights. Ang suka na pampaasim. 3 hanggang 5 kutsara nga ng suka ang aking nilalagay dyan. Pero depende pa rin sa inyo. Mas maasim, mas mukasim.